Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon guys, pag-uusapan natin itong tungkol sa copyright issues. Alam ko sa mga baguhan ngayon, natatakot kayo gumawa ng content na may mga music dahil natatakot kayo magkaroon ng violation ang inyong Facebook page or ang inyong personal account. So ngayon guys, ang sasabihin ko sa inyo ay base lamang sa mga na-experience ko dito sa aking Facebook page. So unang-una, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng copyright. Ang ibig sabihin po nito, ito po ay isang legal na karapatan na protektahan ang mga original na gawa ng may akda. Halimbawa na lamang itong mga music na nilalagay natin sa ating mga videos, yung mga pictures na kinukuha natin sa Google, ano pa kung saan-saan dyan, ng mga website, ano pa yung mga pelikula, yung mga books. So yan guys, bawat isa sa kanila ay merong original owner, kaya meron tayong copyright. So yan po ang ibig sabihin ng copyright. So ngayon guys, ang tanong, pag maglagay ba tayo ng mga music sa ating videos, magkakaroon ba tayo ng violation? Ano ba ang mangyayari sa ating Facebook page? Ano ba ang mangyayari sa ating Facebook account? So tingnan natin ngayon guys kung ano talaga yung mangyayari. Eto ha, base sa mga na-experience ko, kung titingnan ninyo yung mga videos ko, yung mga previous videos ko last year hanggang ngayon, ay marami po akong mga music na nilalagay dyan. At alam ko na alam nyo rin na nagkakaroon ako ng copyright dyan. Alam ko may mga magagaling dito sa tungkol sa copyright na yan. So ito ngayon guys, maipapakita ko sa inyo dahil nangyari ito mismo sa akin. Eto, tingnan ninyo itong video na to. So ito na yung video guys, start na na-monetize ako dito sa in-stream ad, may lumabas na agad, nag-notify na agad si Meta sa akin. Ang sabi niya, your monetized video is sharing ad revenue with a music rights owner. So yan yung sinasabi ko sa inyo pag gumamit kayo ng music. So ang gagawin natin, i-click natin yan and then ito yung makita natin. Ang gagawin ninyo, i-click ninyo yung pinakauna and then pag maklik na, ito na po yung lalabas and then click niyo yung see details. Tapos ito na po yung lalabas, basahin niyo lang po. Ayan, kitang-kita talaga diyan ang sabi, it does not affect your page or the ability to monetize. Continue lang natin and then continue, tapos makita natin ito, what would you like to do? O accept revenue, submit dispute, remove video. Anong gagawin mo diyan? So sa akin, kinlik ko yung submit dispute. And then click natin yung open form and then ito na yung lalabas. Anong pipili kayo dyan sa anong gusto nyo? Ang sa akin pinili ko yung other at maglagay kayo ng mga additional details. Yung nilagay ko is for entertainment purposes only and then tapos na ayan close. And then hintay tayo kung ano yung result ng ating pag-submit. So yun guys, nagkaroon po ako ng copyright issue. So yun yung ginawa ko guys, nag-submit lang ako doon, tapos nilagay ko for entertainment purposes only. Kasi nga, hindi ko naman pagmamayari yon at gusto ko lang yung pang-entertainment talaga sa mga viewers ko. So titingnan natin guys kung ano yung mangyayari sa video na yon. So ito na guys, tingnan natin kung tinanggap ba ni Facebook yung pag-submit natin. Ay, check natin ulit. Okay, wala na guys. So ayan, wala na yung nakalagay kanina na ganito. Yan, di ba yung your monetized video, wala na. So, ganyan lang guys ha. Gawin niyo yung steps na tinuro ko kanina sa inyo. Eto na naman, maipakita na naman ako sa inyo. Ito, ibang klase to. Parang nakakatakot to guys. Kasi ito, nagkaroon ako ng red dollar sign sa aking music. So, noon kasi nag-download ako ng kantang Fly Me to the Moon. Tapos yun, sabi ko bakit parang nawala yung music. Nawala yung music niya sa, ano po, sa video ko. Ayun, chinek ko doon sa Meta Business Week. Ayun, chinek ko doon. Nagkaroon ako ng red dollar sign. Ayan guys, oh, red dollar sign. Yan, Fly Me to the Moon na awit yan ha. So, ang ginawa ko guys, nag-submit ako ng appeal or yung nag-report good ako. Alam nyo guys, after mga 3 days, 5 days, pinabayaan ko lang siya muna. Hindi pa rin nawala yung pula. Wala pa rin. Ganun pa rin guys. So, ibig sabihin, sabi ko magkakaroon na talaga ako ng violation dito. So, ang ginawa ko guys, hindi ko na nakuha na ng video. Ang ginawa ko, dinilit ko na po yung video na yon. Ayan, yung titingnan ninyo, wala na po dyan yung time to the moon na awit. Dinilit ko po yun kasi nakakatakot, nag red dollar sign na siya. So, diba?
Yan yung sinabi ko sa inyo noon sa previous video ko na pag magkaroon ka ng red or yellow dollars ay nakakatakot, guys. Kaya sa akin, dinilit ko na. Sabi ko, bahala na. Konti pa naman yung mga views noon. Pero diba, nag-effort ka doon. So, yun yung nakakatakot, guys. Yung grabe, yung million na talaga yung views mo. Okay lang sana kung copyright claim lang, eh, pareha kayo ang kikita doon sa video na yun. Pero yun, guys, ayaw niya talaga. Yung owner ng kanta na yun, siguro, ayaw niya talaga yung paggamit ng kanta. Kahit naglagay naman ako ng, ano, eh, ng credit. Diba? So, yan, guys, depende po sa owner ng kanta, sa owner ng, ano pa dyan, yung mga ginagamit nyo, yung mga film, yung mga short clips dyan, depende po sa kanila kung nahulog siya sa copyright claim or ipapadilip talaga nila yung kanta na yun. Kasi base sa mga na-experience ko na, yes, dinilip ko talaga. So, yan, guys, ha, dapat sa mga baguhan ngayon, ito, depende na po yan sa inyo kung maglalagay kayo ng music. Sa akin yung may mga music dyan, diba? Hindi ko na muna dinilip kasi sabi ko, parang wala pa naman akong violation. Yun nga lang guys, 20% sa akin, 80% sa may-ari. O diba, mas malaki talaga sa kanila, sa akin 20% lang. Kaya yung sasuggest ko sa inyo guys, kung pwede, huwag nyo nalang lagyan ng mga music. Pero kung gusto nyo talagang lagyan, so depende na yan sa inyo. Kung gusto nyo kikita yung owner, kikita ka rin, okay lang naman, diba? Pero yun nga lang hindi patas kasi malaki sa kanya, ikaw, konti lang makuha mo. So depende na yan sa'yo. So yan guys ha, depende po para sa akin. Hindi po ibig sabihin na pag maglagay tayo ng music is magkakaroon na ng violation ng ating Facebook page. So, ang gusto ko lang na ipalam sa inyo, i-monitor ninyo palagi yung inyong Facebook page. Yun. Pero kung gusto nyo talagang gumamit ng music sa inyong mga video, meron namang binibigay si Meta ng mga suggested music na hindi kayo makapuright. So, saan natin yan makikita? O, dito guys, punta tayo dito sa Meta Business Suite. And then, i-click ninyo yung All Tools. Pagkatapos ng All Tools, Sound Collection, ayan, makikita na ninyo yung mga music na pwede ninyong gamitin. So, mas mabuting i-download nyo muna, i-download ninyo lahat ng gusto ninyong gamitin dyan para hindi na kayo paulit-ulit mag-open ng Meta Business Suite. Kung sa Creator Studio naman, syempre doon kayo dadaan sa Google, and then same pa rin, All Tools, then Sound Collection, and then yan na yung mga music na pwede mong gamitin. So, yan lang guys ha, yung mga suggested music si Meta na ibibigay para hindi tayo mag-copyright. Pero, yun lang guys, masasabi ko kasi i-check nyo na lang palagi yung mga content ninyo. Para sa akin. Para lang sa akin guys, sa base sa mga experience ko. I-check pa rin natin. Kahit na suggested pa rin yan ni Meta, i-check pa rin natin. Na hindi natin alam, baka nagkaka-violation na pala tayo dyan. Kaya sabi mo, parang bakit parang may mga kakaibang nangyari din sa akin Facebook. Bakit parang minsan hindi ko na ma-open yung Facebook ko? Bakit parang nagwa-warning na may mga sinasabi na? May mga notification na ganyan-ganyan. Kasi hindi mo sinicheck yung iyong content o yung sa Meta Business Suite mo. So yun palagi ang sabi ko guys. I-check natin palagi ang ating mga content para iwas violation. So yan lamang po. I hope namin natutunan kayo sa video ito. As again, depende po yan sa inyo kung gagamit kayo ng music. Pero para po sa akin, much better na huwag niyo akong tularan, huwag mong tularan itong Facebook page ko na nagkaroon ng music. So yan guys ha, so I hope may natutunan naman kayo sa video ito. Again, maraming salamat po and sawadee ka.